Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Ito po yung kauna-unahan na ating tatalakayin, ang ukol po sa biological farming technology. At ganun din ay mapag-aaralan din po natin dito ang ukol sa environment at saka sa ating health aspects. Una, sa episode na ito, ay dapat matutunan muna natin kung ano yung principles ng biological farming. Kasi ang teknolohiyang ito ay iba siya kumpara sa nakasanayan natin na conventional farming technologies at ng organic farming. Ang biological farming technology ay binubuo po siya nung tinatawag nating holistic approach. Kasi po itong mga nakasanayan nating mga technology before, kahit gagamitan mo pa ng mga pesticides ay ganun pa rin, magkakaroon pa rin sila ng problema doon sa pests and diseases na kung saan ay siyang dahilan ng pagka-failure o pagkalugi ng ating mga magsasaka. Maging ang nag-o-organic farming ay may problema din. Hindi niya masosolusyunan lahat ng problema doon sa pagsasaka, lalo na pag pinasok po siya ng mga sakit at peste, ay hindi siya kayang masolusyunan ng mga concoctions at iba pang mga organic preparations. Ngayon, ang biological farming technology ay lumabas sa pamamagitan ng ating pananaliksik at nagkaroon siya ng mga magandang resulta na kung saan masosolusyunan ang problema natin sa agrikultura na hindi na natin kailangan gumamit pa ng alinmang uri ng mga pesticides para sa ating pagsasaka. Sa biological farming ay meron din po tayo mga laboratory activities. Ito yun po, yan. Makikita po ninyo kung paano po tayo gumagawa ng iba't ibang mga activities. Meron po tayong activity outside the laboratory at saka within the laboratory ay naggumagawa din po tayo ng mga preparations. Bago po natin makakalimutan, ang biological farming technology ay ito po siya yung technology na kung saan nagmamatter po siya sa law of nature. Kung saan ang nature ang gagamitin natin na magiging solusyon sa problema sa ating mga pagsasaka. Like for example, ang forest o yung isang ang kagubatan. Wala naman siyang fertilizer na ginagamit doon sa mga halamanan sa loob ng mga forest. Pero makikita po natin na ang mga halaman ay parihong matataba. Wala namang pesticides na ginagamit. Pero makikita din natin na lahat ng mga tanim ay wala namang sakit. Pero bakit yung ating mga sakahan, halos lahat ng paraan ginagawa natin, nag-apply ng mga pesticides, nag-apply ng maraming abono, pero bakit nagkaroon ng sakit at nafi-failure pa yung mga farmers? Ibig sabihin, may problema. Kung anong problema na yun, yun ang isa-isahin natin na dapat nating solusyonan. Yun. Itong technology natin ay nagtamo po siya ng iba't ibang mga awards. Ito po yung isa sa mga award na natanggap natin. Itong mula sa Association of Agricultural Technologies in Southeast Asia. Ganun din, isa yan sa mga nakuha nating award dahil po sa mga achievements natin
ukol po sa research na ito. Actually, ang research na ito ay binuo siya sa loob ng mahigit 14 years na research bago natin na-attain itong technology ng biological farming technology. Ngayon, isa sa mga ginagawa dito ay yung technology kung paano natin gagawin yung tinatawag na crop vaccination technology. Itong crop vaccination kasi, i-discuss natin yan sa mga sumusunod nating mga episode. Kasi tuloy-tuloy ito na dapat masusundan po ninyo. Pero bago pa man, i-click nyo po yung subscribe at saka yung bell button dyan para masubaybayan ninyo yung mga bagong susunod nating mga episodes para ma-alarm ka agad kayo. Meron po tayong mga scientific data mula rin sa mga isa sa mga partner university natin, ang University of Southern Mindanao. Ito yung ukol po sa yung papaano pagagalingin yung problema ng saging ukol po sa Fusarium oxysporum or yung Fusarium wilt ng saging na kung saan pandemic din po yan sa buong mundo, lalong-lalo na doon sa mga may mga banana producing countries. Wala pong gamot yan sa sabi ng mga researchers, pero ngayon mayroon na pong gamot sa pamamagitan ng ating crop vaccination technology. Yan, i-discuss din natin yan sila. Yan, yan yung mga sakit na napapagaling natin. At saka, yan, makikita nyo yung mga mikrobyo. Yan ang mukha ng mikrobyo na umaatake sa saging. Then, ayan, mga research yan natin, bioassay result. Iba't ibang dosage ng vaccine doon sa mga treatments natin. Yan. Yung makikita dyan na ito yung epekto kung sa 70 ml ng tubig, yan lang may ano pa rin, ay 70 ml na vaccine per liter ng tubig. Pag ititreat natin yung sample natin, meron po siyang damage. Yung 80 ml may damage din. 90 ml meron ng medyo luminis na. Pero dito sa 100 ml hanggang 130 ml, ay gumaling na po ang ating sakit dito sa trial natin. Then, makikita ninyo mula dito sa 100 ml hanggang 130 ml ay meron po siyang result na 100% very effective. Talagang magagamot natin ang Fusarium wilt sa pamamagitan ng vaccination technology. Then, ang Trichoderma naman ay meron siyang 88.77% na kung saan very effective pa rin pero hindi niya makukuha yung 100%. Ganon. At saka, syempre, yung pinaka-result dyan sa conclusion ay makikita ninyo na ang sabi dito, magiging eradicative measure ito yon, eradicative measure, ibig sabihin very effective result and were found effective as an eradicative measure at the 3 cycles of application against Fusarium wilt of banana. Okay, yan yun yung sabi ng